Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinising ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linising ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay magiging tapat sa aking tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan, ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na nin niyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak namin inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan? Ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong mga amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo,
wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumugot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating unang pagbasa, maganda po nating makita ho ang pagpapalit ho ng pangalan ni Abraham patungong Abraham. Sa unang pagbasa, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham na sa kanya magmumula ang isang lahi na gagawin niyang isang bayan. At sinabi niya, itong lupang ito ay ibibigay ko sa kanila. Hindi na kayo paikot-ikot. Hindi na kayo parang paiba-iba ng tinitirhan. Ito ang lupain ninyo. Ito magiging lupa ng iyong salinlahi. Kausap ni ng Diyos si Abraham, wala pa sila ni isang anak ni Sarah. When God told this to Abraham, hindi pa ho sila nagkakaanak. At si Abraham ay nakinig sa pangako sa kanya ng Diyos. At kasama din ho ng pakikinig niya ay ang pagtitiwala sa Diyos ng kanyang tipan sa kanya. Maganda ho no sa ating mga Kristiyano sa panahong ito ng ating pagdinilay ho sa panahong ito ho ng Kwaresma ay makilala natin no, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Lagi natin siyang kapiling. Siya ay narito lagi kasama natin. Sa panahon ng kagalakan at sagana, at lalong-lalo na ho sa panahon na tila madilim ang palibot natin. Sa panahon lalo na nang tayo ay nabibigatan sa ating mga problema, huwag na huwag nating kakalimutan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at narito siya kasama natin. Hindi nangangako ang Diyos na isusod niya ang problema natin. Minsan gusto natin yun ang gawin ng Diyos. Lord, solusyonan mo naman to. Pero ang ginagawa ng Diyos ay sinasabayan tayo. Sinasamahan tayo. Binibigyan tayo ng lakas ng loob na kahit anumang pagsubok na dumating sa atin ay malalampasan natin dahil unang-una kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Iba ang karanasan ng paglalakbay kung nag-iisa ka. Iba rin ang karanasan ng paglalakbay pag may kasama kang naglalakbay. At sa ating buhay, kasama nating naglalakbay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kasama natin siya at siya ay tapat sa kanyang pangako. Si Abraham ay buong pusong nakinig sa kanya. Nung sinabihan niyang umalis ka na sa bayan mo, pumunta ka sa bayan na ito, sumunod siya. Sumunod si Abraham sa utos ng Diyos. Kaya ho, maganda mapansin sa Ebanghelyo na sinasabi ni Jesus na
Ang taong sumusunod sa kanyang utos ay mabubuhay. At hindi ba ang taong namumuhay bilang mabuting Kristiyano, nakikinig sa aral at turo ni Jesus, ay namumuhay ng buong buo at ganap? Ang taong namumuhay sa aral at turo ng Diyos ay masaya. Ganap ang kanyang buhay. Kaya niyang ngumiti. Alam niyang kapiling niya ang Diyos. Hindi ho siya parang papatay-patay. Buhay na buhay ang taong nakikinig sa aral at turo ng Diyos. Kaya maganda ho, no, paanyaya din sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na maliban sa ating pagtitiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin, ay matignan din natin ang ating pagnanais na makinig at sumunod sa aral at turo ni Jesus. Siya na nag-aanyaya sa atin. At sana ho tayo rin bilang mga Kristiyano ay tumugon din po tayo sa Kanya at naisin natin na sumunod sa Kanya. Dahil ang taong nagnanais sumunod sa Kanya ay ang taong buhay na buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating tugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkalobnawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya nawa ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin nawa magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, umingi ng patawad mo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y panginabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
sing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Where we turn to you, deep within, leave with past to the dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready, forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Announcement. Pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumatanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.